nalaman kaming mga bagay na interesting. Lumipad ang inyong team, din? Lumipad din ang aming team. Lumipad. Pa-Cambodia para tanongin din talaga. Ay, ito yung nalaman para natin. Para malinaw. Ayan, di ba? Ayan, oh. Manjin. Si Manjin, si Sona, si OSX. Sila yung pinagkuwaan natin. Tama. Sila yung team. Sila yung lumipad. Ayan. Okay? Sila yung lumipad na team. It all connects. It all connects. It all connects. It is destiny that binds us all. Diba? Tama. Tama. O, ngayon, ganito yung nalaman natin. Ay, tama. Ang Malaysia pala is actually a team composed of different people from different organizations. How so? Mga players, yung coaching staff, yung mga managers, iba't iba sila ng pinanggalingan. Guys, para doon sa mga nanonood dyan sa mga bahay, sa mga bagong nood lalo, Malaysia versus PH po ang nangyayari. Ang mananalo dito sa seryeng ito ay pupunta sa gold medal match. Oof. Kalaban ang Titans dito sa turneyong ito, which is Indonesia, na talagang makikita mo kapag ka nag-research ka about sa kanila, hindi sila mahilig matalo. Hindi nila gusto at wala sa diksyonaryo pa yata nila ulit. Wala. Nagkaroon na updated eh. Every year may bago siya lang diksyonary. And losing is not in this vocabulary. Mm. Pero, syempre, di ba, waiting pa rin naman sila for the gold medal match. At kung sino man, sa tingin mo ang makaka-break na to. Nang walang kabayas-bayas. Ayun na nga. Kumbaga, sino ang maglalagay ng talo sa kanilang diksyonaryo? Nakikita nyo si Manjin, si OSX, si Sona, nag-enjoy doon yung buong delegation ng Philippines dito sa Southeast Asian Games, lalo na sa esports, ay nandyan para sumuporta at pinapakita talaga nila yung pag-alalay or yung pag-support dito sa ating Filipino team. Ngayon, Philippines, Amores, nakikita na natin siya. We are back in the game. Philippines versus Malaysia, this is game number one. Sino nga ba magsesettle ng score? This time around, this is a best of three series. So ulitin lang natin na maaari tayo makita ng game three if ever man makasecure natin isang punto sa Pilipinas at ang Malaysia. And we're gonna go back doon sa pinag-uusapan natin kanina, yung composition ng dalawang kuponan, halos parehas ng nature eh. Imagine the Roamers, Minsithar and Akai, and Franco rather, parehas humuhok, parehas meron silang containment skill, which is the Bloody Hand and the King's Calling. Exactly. These XP laners, parehas back laners, yung dalawang gold lane natin, parehas silang scaling. Yung dalawang mid natin, parehas arterial mages. And ito yung pinagkaiba. Assassin versus a tank or a utility jungler, pero parehas silang may means for jungle stability. Magkaiba yung strength nila, kumbaga, di ba? Kanina na-discuss nga natin yan. Even though makikita natin mostly ang Lancelot, ang kaganapan niya talaga is more on pangungulit, tsaka pang-agaw. But a very nice poke around by Arya there on the bottom side kay Perez na ngayon naman eh, nararamdaman ng panganib. Napakaganda din ang nagawa dito ni Perez na pagtampisaw niya si Fafao doon sa kanyang light wheel. At medyo matagal yung tinake ni Arya doon at napagamit sila ng kanilang regeneration ng mga panahon na yon. So that means may maliit na panalo yung Pilipinas doon sa exchange na yon. Kahit tayo yung nahook, at mas gusto sila yung yun. Gumamit ng resource. Alam mo, super micro detail noon. Kasi even na nahook itong si Perez, hindi siya gumastos ng kanyang flicker. Pero yung members dito ng Malaysia gumastos ng regen, gumastos sila ng, kumbaga merong kabay. Medyo, teka, nahuli nga natin pero tayo yung kinabahan mo yun. Napakaganda naman na hook dito by Vivera against Arya. But look at that, very relaxed. Umabate dito si Diagon, but look at Shani right now. Na ngayon, napakaganda ng feathered airstrike, but mabilis kasi makakatakas. That is still a join for Diagon na may angking kalikutan talaga. 3v4 matchup para dito sa Philippine side. Nag-favor sa kanila ito. Pwede nilang pabalikin agad si Joy doon sa may area at pwede nilang i-contest. Habang nag-i-install yun lahat, ang ganda ng ginawa dito ni El Puerto, kinuha niya yung kanyang purple buff. Ibig sabihin, meron siyang mana stability sa mga panahon na yan at mas mabilis mag-cooldown yung kanyang mga skills. Pero mabilis din yung pag-atake dito ni Amore with the RWM. Pero si Bunny talagang siya yung pinupura with the very beautiful, the bravest fighter. Makakasecure na sila ng kill. Pero doon sa pinakagilid naman si Honey with a feathered airsec will be able to show off the members of Philippines sa ngayon. Tumatakbo sila. Diagon, walang lilingon.
dahil nandyan sila Anatasha. Ito yung ina-explain natin kanina pa na yung kalamangan ng Lapu-Lapu over this eve. Sobrang stationary ng eve kapag kinakas niya yung RWM, maganda yung pagkakalatag. But unfortunately, yung innate damage ng isang Lapu-Lapu is enough to shove that eve down and take even this Amores down na hindi nagawa ng Pilipinas. Magaganda yung hook ni Vivero, yes. Pero yung counter-initiate ng Malaysia nandun eh. Grabe yung control na pinapakita dito ng mga members ng side ng Malaysia. Kapag kanadasyan dito ni Akai, ang ginagawa, hinahatak na agad pabalik and nakita mo na wala talagang way para makasagot doon sa sequence na yon. And nakita rin natin actually, yung Malaysia, nararamdaman nila, uy, medyo mainit ang mga iron hook dito na nagagaling kay Vivero. So why not try na mas mauna tayo pagdating sa mga paghatak. Katulad na ito, napakaganda na naman ang initiation by Malaysia going in by Blazing Duet. Kahit merong Torre dyan, di nila papansinin at iindahin yung damage dahil dalawang miyembro ng Philippines ang kanilang matatanggal together with the plating. Nasabi din natin ito kanina, Joshy, na yung dive composition na meron ang Malaysia ay talagang magiging mainit kapag ka napanalo nila yung first turtle fight. At nakikita na natin dito, pinaparusahan nila si Perez habang sila Arya at si Vivero naghuhook lang sila sa isa't isa. Tama. Ang nagiging key factor dito for the side of Malaysia is yung kakayahan nila to decrease yung mobility na meron ng Pilipinas. With this case calling mula sa Benzithar, hindi na nakagalaw pa itong carry ni Perez na alam natin sobrang reliant niya doon sa kanyang mga phantom steps. And compared to Aklod, na ang gagawin na lang niya is mag-blazing duet sa gitna, yung dive capability na meron ng Malaysia, they are just capitalizing doon sa slight advantage na meron sila onto the team fights kasi nga naman ang King's Calling area of effect ang bloody hand single target. Single target. And nakikita rin natin napakaganda rin actually nung formation and rotation nila against Philippines. Formations and rotations. Uy. Habang doon sa may baba, merong rotation na gagawin dito yung side ng Philippines habang yun yung magiging trade nila laban dito sa side ng Malaysia. Parang kukunin nila si Bunny para makuha ni Perez yung kill at yung gold habang kinoconcede na nila dito yung turtle sa side ng Malaysia. Para bang alam nila ngayon na hindi sila fit para lumaban. I like what you've said. Kasi alam nila na hindi pa nila kayang sabayan yung teamfight potential na meron ng Malaysia. Kasi nakita na nila, naramdaman nila right from the bat yung kakayahan ng Minsitar, ng Akai at ng isang Farsa na mag-inflict ng sobrang daming damage and at the same time crowd control for their side. So therefore, they decided to go for a trade. That's a turret and a kill. Bibigay nila yon kay Perez. So kahit papano, maintaining striking distance ang Pilipinas laban sa Malaysia may flicker. Ooh. Hindi nga lang umabot yung bloody hand. It's like Philippines, kailangan nilang malaman kung kailan sila magpipick. Hindi kasi kailangan na agad-agad sumabay ka knowing na nakakalamang in terms of kill score ang Malaysia. With 1-5 right now, Diagon, medyo nahihirapan na nga lang. Then tinamaan siya na first kill doon ni Arya and that beautiful predator strike. Dalawang beses na nangyari yun ha. Sinasaktuhan ni Arya kung saan magdadash etong yung joy ni Diagon. Kumbaga kapag tapos na yung invincibility kanina pa niya. To. Ito pa! Sobrang kanina pa nito. Naiipit talaga lagi. El Puerto nakakatakas! Sinasabi pa lang natin na kayang ipitin talaga isang Lancelot. Ginawa na nga yan. Yes, Fafau goes in with Akil. Kaso nga lang si Diagon medyo nagwawala na nga lang. They would have a champ down kill and a double kill. Nagwawala na ang Pilipinas doon. Malaysia on the other hand medyo nabigla. Tumugtog na ang Beats by Diagon. Nakikita na natin, suot-suot na yung headset. Yun na talaga eh. Kumbaga, ibang genre na yung pinakinggan niya. Kung kanina, medyo hip-hop. Ngayon, ang pinakinggan niya, pinatugtog niya, rock and roll. Ayun na, kasi it's time. Kasi rock and roll na yung Philippines. Counter-initiate ang ginagawa ng Pilipinas. Binaburn nila yung mga resources ng Malaysia after the spin, after yung feathered airstrike neto ni Honey. It's time for the Philippines to go for a counter-initiation. Yes, napalow nila si Alberto, pero hindi enough yun. And look at Diagon with the confidence right now. Yun, enough talaga yun. Nakikita mo naman, saktong-sakto magkakaroon tayo ng another turtle fight. Nakakuha pa sila ng very crucial na mid laner ng Malaysia. So may bottom lane, ha? May balak doon kapag ka umusod ng onti dito. Ayun na! Pababa, pababa. Ayun na, tinanunan. Ay! Flicker? Naka-BMI yata pala yun. Pero, tinutuwa ka pa rin! Nakubo! Nabaliktad sila!
Ibang klase, pero dito tutukan natin, maipapanalo ba ng Pilipinas ang pagkuha dito sa pagong against Malaysia na sumasayaw-sayaw mga at yung pag-retry ni Alberto sobrang on point. Nakasunod man si Natasha with a heavy spin pero wala siyang naipit. Pang-disengage siya talaga. Ito yung sinasabi natin eh, position and timing. Nakuha ni Alberto yung tamang timing at yung tamang posisyon na kung saan hindi siya maiipit, hindi siya mapapalayo neto ni Natasha. Kaya naman, sakto in punto, retribution, tapos yung Thorn Rose. It is enough to get the turtle down. Pilipinas, nakuha na nila yung kalamangan. Yes, insignificant with a 353 gold lead. Pero it is a good sign na nakakapalag na ang Pinas sa Malaysia. Although nakita natin yung konting snippet ah, sa minimap natin nung pag-attempt nila for a gank against Malaysia. Nakikita natin ngayon, kapitbayan Pilipinas, ang ating mga representatives ay lumalaban. Kaya kapit lang tayo dahil sila, hindi nila sinusukuan to. Hindi naging maganda yung early game dito para sa inyong Pilipinas. Pero gumagawa ng paraan si Diagon na balikta rin ang storya netong game number one. Eh, talaga naman nagsha-shine bright talaga siya. And as well as yung Malaysia naman, naramdaman nila, ay wait lang. May iba talagang balak pag dito sa Philippines. Kasi nakita natin on how Alberto bounced back. Kasi nung una naiipit siya. And when it comes to timing, as you mentioned, na kanina nahuhuli man siya, pero nadala na siya na trauma na hindi na muling mauulit pa. Ooh. Pero kung sakali mang maulit yon, ready for rumble na rin naman dito sila Diagon with a clear KDF 300. Maganda ang kanyang current standing. Kung nakikita mo yung Joy doon, nag-scout siya pero papasok na dito. Si Arya, hindi siya papasok doon sa may hook. Pero yung heavy spin ginamit at dahil nag-fence na doon ng kaunti, nag-away na talaga sila! Nag-away, nagwawala si Alberto targeting Honey. Kaso nga lang yung pagbagsak ng Feathered Airsec, sakto rin sa ulo ni Vivero. Hindi biro yun. That is a pick-off para sa side ng Malaysia. Tapos, ang masama pa nun sa atin, nakakuha pa sila ng isang tore habang nandoon at nag-i-engage yung Akai at yung Minsitar. Parang it seemed to be a broken play eh, for the side of Malaysia. Ang gusto nila sana doon, kumuha ng kill. Naging plan B na lang, okay, hindi natin nahuli ng heavy spin, kuha tayo ng tore. Tapos yung engagement pa ng Pilipinas, Malaysia just capitalized on that specific error na, okay, pumalag sila, ngayon tayo naman yung babalik. Enough yung damage dito ni Honey para i-tear down itong si Vivero na alam naman natin tank itong hero na to. And with a 0-4-4 KDA, parang nagre-reflect lang na si Vivero, nagmamatter yung hook niya, pero nabibigyan din siya ng nabibigyan and that gave Malaysia the lead up until now. Diagon, sinusubukan niya talagang tignan or hanapin yung mga miyembro dito ng side ng Malaysia. Kumbaga, siya yung nagiging lookout o vision para sa side ng Pilipinas. Alam niya na hindi niya panahon ngayon para kumuha ng gold. Hindi niya panahon ngayon para kumuha ng kill. Ang kailangan niya lang gawin is bigyan ng idea kung nasaan yung side ng Malaysia. Doon tinakay niya mag-defend. Pero dahil ang daming control nga dito ng side ng Malaysia, hindi siya makakatakas. Nahuli siya! Ang ganda ng control naman ng paghatak dito ni Vivero with a bloody hand. Kaso nga lang doon sa pinakagilid na dyan pa si Alberto, ang pinakasakit sa ulo nila. Merong mini-knock-off na magagana. Pero makakatakas pa rin naman siya with a slicing and dicing. That is a one for one. Napilit na nakakuha ng trade ng Philippines. Ngayon, kahit papaano nagpapantay yung laban. But still, we do not remove the fact na yung Malaysia, hawak pa nila yung aggression right now. Eh. Sumasabay-sabay ang Pilipinas, yes. And it's a good sign. Nakikita natin na nagmamatter in time yung damage na nabibigay ni Perez, ni Amores, and yung mga lockdowns na binibigay ni Vivero as well. But ang key factor, ang key player natin, titingnan pa rin natin si Diagon, yung ginagawa niya, yung threat na kaya niyang gawin doon sa Farsa, doon sa Claude, maaaring yun yung panggalingan ng pag-usbong ng kalamangan ng Cibol. Since most of the damages din kasi nanggagaling din kay Honey, once na nakakakuha siya ng napakagandang posisyon against Philippines, na sobrang bantay-sarado rin siya ng kanyang mga bodyguards here. Specifically, nandyan nga si Arya and even Natasha na hindi rin naman tinatantanan. Pero ito na kasi sila dito ng kagat ni Vivero. Arya, makakaligtas pa nga ba? Yes, he will dahil meron siyang King's Calling. Papaw, Arya and Honey, nagkaroon ng conceal play. Pero ito inabutan ni Diego sa pinakalikod yung mga Malaysians. Pero lalaban at papalag rin naman doon sila Amores. Yung heavy spin, walang kukonekta. Pero si Perez, napofocus pa siya dito. Nakikipag-losing duwa nila pa po. Pero si Alberto, nagwawalaan ang alam niya. Walang pagtitipid-tipid pa. Lahat ng tusok, ginawa niya na dito sa Malaysia. Makakaligtas pa nga ba si Natasha? Oo, pero kita mo naman yung threat at
level na na-extinguish at na-distinguish dito ng Pilipinas against them. Alam ng Malaysia dito kung ano yung strength na pinapakita nila for the side of the Philippines. Nagpo-focus sila doon sa mga hindi naging successful na initiation na ginagawa nitong Malaysia. For the side of the Philippines, kailangan lang nila baliktarin to. Kailangan nila parusahan yung mga nag-aasim. Yung mga nag-aasim na initiation na meron dito yung Malaysia. Exactly the point. Kasi kung titingnan mo yung lineup ng Malaysia, sobrang engaging ng heroes na meron sila. Akai, Mincithar, and even the Claude na nag-blazing duet dun sa likuran. And Philippines did a great job punishing those overextensions. Matatawag nating overextension eh. Kasi it's beyond the responsibility sana ng Malaysia. They could have gone it too carefully sana, but they didn't. Pinapunish lang ng Pilipinas yung mga mini overextensions na yun. 9-10 ang scoreline natin ngayon. Philippines versus Malaysia. Sa mga bagong nanonood dyan, sa mga kaka-tune in lang, this is a semifinal match. Kung sino ang mananalo dito, 2 games ang kailangan. Pupunta sa gold medal match. Sabihan nyo na yung mga pinsan nyo, lahat na naglalaro ng MLBB na kakilala nyo. Kahit yung hindi naglalaro ng MLBB, supportahan natin ang Pilipinas ngayon kasi kailangan na kailangan nila tayo. Alpuerto, Vivero, Perez, and Amores. Kasama mo na si Diagon. Sila na ang nagiging aggressive ngayon. Isipin mo naman, ilang angkan yan. Mga apelido na lang ang kanilang mga gamit dito, Butters and Joshy Cakes. So imaginein mo, sa bawat angkan yan, syempre, maraming supporter yan. Yung mga sigaw nila, naririnig at yun yung pampalakas sila. Kaya naman, this time, hindi na sila natatakot. Sila na ngayon ang nag-aabang kung saan nga ba sila pwede pumasok. Sa mga families ng players, dyan may nahatak na isa pero napagamit ng heavy spin. Napakagandang sitwasyon para sa Pilipinas. Na-burn nila yung isa sa key skill na meron ng Malaysia. Wala silang pang-engage ngayon, wala silang panghuli. Kaya naman, alam ng Pilipinas na pwede tayong pumasok, but still look at the discipline. Hindi sila agad-agad pumapasok knowing na there is still the feathered airstrike, there is still the Mincithar na pwede silang mahook, pwede silang mahuli, pero may conceal na gagawin. Vivero, naghahanap ng... nakita si niya Bunny. Kala niya yata lalabas. Pero napagamit din ng Brave Spider. Kaya talagang sinusubukan hulihin ng Malaysia dito yung mga member ng Philippine team. Kaso ang problema, hindi na talaga nila mahuli ngayon kasi yung Mincithar hindi na rin makaharap sa carry. Paano siya hahaharap eh kung ganyan medyo masakit na talaga si Perez? 10 beses siya namatay kanina tulad na sinabi ko na trauma siya, nadala na siya. Hindi niya na talaga pinaulit pang muli. And gusto ko i-point out yung itemization ni Perez dito. Nakakuha na siya ng rose gold feature. With the recent adjustment doon sa item na yon, meron ng dagdag movement speed kasi itong skill na to, may lifesteal na rin. At hindi pa nga nakuha ni Fafau yung gold crab na yon. Maaaring tinitira niya for that stack. Pero the thing is, babalik tayo dun sa sinasabi natin na late game insurance ng dalawang kupunan. Carry at Claude, nasa kanila na yung bola ngayon. Naramdaman niya kasi actually na akala niya meron lumalapit at magtatago. Kaya nga naglalatag din siya even on the BMI sa bush na yon. And right now, they couldn't afford another misplay or misposition kasi nga buhay na naman yung Lord. Yung Pilipinas, umi-sneaky dun sa may Lord. Oh. Sneaky-sneaky lang. Nandoon si Alpuerto, sinusubukan niya kuwain to pero tinutulak or hinahatak niya lang papunta sa side nila yung Lord na ito. Ngayon, may intent na ang dalawang kupunan na ito na i-secure yung Lord. 16 minutes in, this is the Luminous Lord. Kailangan natin bantayan yung pwesto ng ating mga kupunan ngayon. Si Vivero nandun sa baba. Nararamdaman din ng Claude ah. Nararamdaman ni Fafau. No, Fafau. Nakita niya. Nako, wait lang. Kasama niya si Perez doon. So if this Claude would extend, maaaring mapunish. Ang ganda ng ginagawa ng Pilipinas dito. Ito yung sinasabi natin na bagong rotation sa Lord Dance. Eh. Itutulak mo yung long lane, which is yung opposite doon sa third, sa Lord. Exactly. Tapos yung tatlong miyembro dito, for the side of Philippines, sa hawakan lang yan. Okay, kapag nag-commit, 4 na miyembro dito, pwedeng mag-split push ang side ng Pilipinas o pwedeng humabol doon sa extended team fight. Pero look at Diagon. Pinipilit niya kasi na mag-engage into a team fight yung Malaysia. Pero si Hani Pulahan, that's a great sign for Philippines, lalo na't napauwi niya nga. But this time, ngayon nakulang yung puwersa na Malaysia. This will be the Lord battle na nga ba? Lord Dance Bunny, ginamit agad na ito kaaga yung bravest fighter niya. Pero that will be a Lord reset na nga lang din. Napakaaga yung gamit ng bravest fighter doon. Nakita natin si Hani nakapag-regen na siya. Pero ang problema, yung fighting potential ng Lapu
na gamit doon sa may lupa. Nako, wala na tinamaan kundi 99.9% ng germs. Pero at si Diagon, nangungulit pa rin sa backline. Pero ang great thing for Malaysia right now is that kapag di nila ramdam na nandito lahat ng members ng Philippines, hindi sila agad-agad nag-go na mag-full force na i-contest yung Lord. Laging merong bumubukod, nagsha-show off ng lane, at siyempre sabi nila, Philippines to eh. Kaya, parang very famous yata na merong nagtatago at biglang dumidiretso sa base. Still, Diagon is doing his job, zoning, and na-burst na nga. May naagot! Si Natasha! Ang pagdidiskitahan, ginamit ang heavy spin. Look at that, Amores goes in with our RWM. Si Natasha at Arya magsisi. Atrasa na nga lang din, Alberto from the front. Diagon, pwede nang sumayaw. Si Arya, pilit na tumatakas. Pero si Ani! Si Ani! Ay, makakaligtas pa! Pero Bunny, with a bravest fighter out, hindi na yun yung makakapagpaligtas sa kanila dahil nandito na ang Philippines knocking on their gates. Kine-clear out na ang last sa catapult minion na magdidepensa sa kanila. Corrosion Scythe, kumuha na si Fafau. Hindi pa siya nati-takedown dito. Meron pa rin siyang immortality, pero magbabago ba yon? Dahil ngayon, ang Pilipinas ginagamit na yung kanilang advantage with getting that Lord. Itong Lord na ito ay isa sa mga magiging main components o mga sangkap ng Pilipinas para ma-secure ang game number one. Ang Malaysia, pero si Diagon sumasayaw-sayaw. Medyo masakit yung mga bullets dito ng Malaysia. But a very nice defense, kaso nasimot lahat ng kanilang mga base turret. Another attack si Arya, magpagdidiskitahan. Wala nang immortality si Anastasia. Mawawala na rin. That will be a mega kill for Perez. Amores with Achilles. May Brandy trying her best to defend this one out. Pero Pilipinas ang magtatagumpay sa game number one.